Kalayaan. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan? Lupang sinilangan, nakasalukuyang nakasangla sa mga dayuhang nagnanais para sa sariling interes at sarili lamang. Sistemang paikot-ikot sa kamay ng dayuhang mananakop at nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa kanila. Mga nagahari-hari ang lingkod ng simbahan na may sariling mapagmalupit na batas. Ito ang sistemang umaalipin sa aking bayan. At sa bawat pag-ikot nito, patuloy na umiilalim ang mga Pilipino. Kasakiman, katakawan, korupsyon, inhustisya, inaalipin tayo sa sarili nating bayan. Maria Clara, aking sinisinta, saan ka papunta? Ang iyong puso't kaluluwa ay ginamit nila. Ang aking minamahal, kanila rin hinuli. Isang magandang ibon na may magandang huni. Kakaiba sa lahat, ang iyong karikitan sila ay nabighani. Kanila ang ipininta, pinarada, pagkatapos ay inangkin. At ang totoong ikaw ay itinago nila. Maria Clara, saan ka nila dinala? Lapastanganin man ang ating dangan. Kulungin man tayo sa loob ng paniniwala nila. Ilayo ka man sa akin, huwag sa iyo. Isang bagay ang hindi nila kayang huliin. At kailan may hindi nila kayang alipinin. Pangakong ikay laging mahanap, piringan man ako, itago ka man sa akin. Ating kasundo ay mananatili, at tanging kamatayan lang ang kayang dumampi. Ang sabay na pagganta ng ating mga puso, sa tuwing magtatagpo ang ating mga mata. Isang bagay na hindi nila kayang bilangguin, ay ang pagmamahal ko sa iyo, aking sinta. Aking Maria Clara, hahanapin kita, palalayain kita. Bara, hihintayin kita muli. Tayo ay magkikita at kailanman hindi na ihiwalay sa aking piling. Lupang sinilangan, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan? Ang katotohanang sa ating parehong pinagkait at ginamit palaban sa atin. Paano natin bibigyang kahulugan ang isang bagay na ang ibig sabihin ay inihain na sa atin at atin ng pinaniwalaan? Aking bayan, saan tayo papunta? Ang puso't kaluluwa ay ginamit nila. Hindi na muling papayag pa ang ating dangal ay lapastanganin. Hindi na papayag na tayo muli pang kulungin. Awit ng isang ibong ikinulong sa hawla. Panahon na para imulat ang mga mata. Kalayaan ay aking hahanapin. Aking bayan, ikaw ay aking palalayain. Sinong sasama sa akin? Maria Clara, palalayain kita. Babar, best reverb. Tayo papalapit na. Maganda! Bakit naman tayo pupunta sa direksyon na iyan?
Anong ginagawa ng estupido mong tagapamahala? Dahil mababaw sa kabilang parte, kaya kailangan natin magdahan-dahan. Ang bagal. Tayo na abala. Ang bagal. Bakit natin hindi gamitin ang buong lakas at bilis ang bapor na ito? Kung gano'n ay sasadsad tayo sa mga palayan. Mga ginoo, Donya. Nais ko lamang sabihin dapat natin pinapahalagaan ang mga nag-aaral ng sensya. Dahil ang mga nag-aaral ng sensya nagpapa-online sa ating bayan. Tumahimik ka, Benson. Hindi na kailangan pang magtungo sa eskwelahan upang matuto ng siyensya. Sapat na ang karanasan ng mga mamamayan upang mapaganda ang ilipas. Alam mo ba kung ano ang kakayahan na sinasabi mo? Dalubhasa sa alam. Para sabihin ko sa iyo ay wala silang alam. Tignan mo na lamang ang tulay sa Obras del Fuerte. Ang sabi ng mga dalubhasang agham, may kahinaan at sadyang mapangalan. Kung itignan mo hanggang ngayon, nandyan pa rin ang dulay. Hindi natitinag ng Bahaman o Lindol. Sumasang-ayon ako sa iminumong kahin ni Padre Salvi. Isa pa, wala rin naman atang maayos na ilog sa kapuluang ito. Ito ay isa sa mga pinoproblema ng ating pamayanan ngayon. Kung gaya, kailangan natin mag-isip ng solusyon upang maisantabi ang suliranin na ito. Tama? Ano naman solusyon ang dapat natin gawin? Konting sakripisyo para sa bayang ito. Napakasimple lamang ng solusyon. Okay, bakit? Papadilan lahat kung mag-uho kayo ng kanal wala sa direksyon ng mundo. Dapat gumawa ng bagong ilog at tapon ng dati pa. Sa maumpinyon kada Amerika. Pagpamanin mo, Ginong Simon, hindi ko pagsangayin sa iyo. Hindi nga ba mas papapalaki pa ang ating gastos sapagkat mas kakailanganin natin ng maraming pera at posible pa tayong sumira ng mga bayan. Sumira? At saan naman tayo kukuha ng pambayad para sa mga gagawa? Huwag silang bayaran. Pagtrabuhin ng mga preso. Ngunit hindi sapat na ganun lamang. Pagtrabuhin ng mga binata at mga matatanda na milaks pa upang mas mapadali ang konstruksyon. Salip na 15 araw na obligasyon silang magtrabaho sa loob ng 3-4-5 buwan para sa pamahalaan. Pagdalain silang sarili pagkain at gamitan. Katulad ng mga konstruksyon na nangyari sa bansa ng Roma para sa Moris at Coliseum. At pati na ang piramide ng Ehipto na pinupuri na natin ngayon. Marami na nagsakripisyo at namatay. Proseso ng pag-uwi. Ang ganyang kaparaanan ay magdudulot ng pag-alsa. Ha! Kung matatandaan mo ang kasaysayan, hindi kailanman naging magsig ang mga Ehipto o mga Hudyo sa pamamalakad nito. Hindi mga taga-Ehipto o Hudyo ang harap mo. Mga taong ito ay masanari na galsa nung panahon pinilit silang magtrabaho. Matagal na lumipas ang mga panahon yun. Ang islang ito ay hindi na malimgre-rebelte pa. Kahit na ganong kadaming trabaho at bayaran nilang buwis. Hindi ba, Padre? Ang bayan sa Los Baños ay tinutuloy ng may karangalan. Ay binuo mula sa pagpilit sa mga Indio para magtrabaho. At kailanman hindi sila nag-aklap. Di ba? Walang nangyari kung nung pag-alisan. Pero sa kadahilan ang nagawa na nila ito dati, saka pupunta Ginoong Simon. Hindi pa tayo tapos mag- Konti sakripisyo sa bayang ito. Ang mga patay ay maiwang patay. At ang malakas lamang ang binibigyan na katwiran ng mga kapanahunang susunod. Ang panikuran ay nasa likod ng ito. Kamusta naman si Kapitan Tiago? Ganun pa rin ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Ayaw na niya magpagamot. At sa payo ng isang tao, pinapunta niya ako sa bayan ng San Diego. Sa tingin ko, ito'y pawang palusot na lamang natingnan ko ang kanyang arirang. Ngunit ang totoo, ito'y para mag-isa siya at gumamit na naman ng apyan. Ang apyan ay isa sa mga salo sa kapanahonang ito. Ito ay tinuturing na gamot lamang, pero gagamit rin ito sa ibang uri ng paglilibang. Ito ay gamit ng insik. Insik na walang alam sa Latin, kung nahilig lamang siya kay Cicero.
Ngunit balikan natin ang usapin tungkol sa akademiya. Ang pagtuturo ng wikang Espanyol, sa aking palagay, hindi nyo ito magagawa. Magagawa po namin. Hinihintay lang namin ang pahintulot ng mga nakakataas. Binigyan namin ng dalawang kabayong kasta ng Padre Irene. At nangako siya, at nangako rin siya sa amin. Pupunta na siya sa General upang kausapin. Kasunod nito ay pang pagkausap sa General. Hindi mahalaga yun. Maging si Padre Sibila ay tutol. Kaya mo siyang tumutol. Kaya siya nandito upang kausapin ang General sa Los Baños. Kung mabigyan kayo ng permiso, saan naman kayo kukuha ng pondo? Nakalikom na kami ng sapat na pondo. Ang mga estudyante ay nagbahagi ng kanilang real. At ang mga profesor? Mayroon na kaming nahanap. Parting Pilipino at parting Peninsulares. At ang bahay na gagamitin? Kay Makaraig, isa naming mayaman na kilala. Kung gano'n ay hindi na rin masama. Itong mga sinaunang taong ito, nakakita lagi ng problema sa lahat ng bagay. Pag nagplano ka, ang lagi lang nyo napupuna ang hirap ng gawain. Hindi yung benepisyo. Maaari nilang matanggap, nais lang mabilisan ang lahat. Pero tama naman siya patungkol sa iyong tiyo. Teka nga, maiba tayo. Kamusta na ang iyong Paulita? Okay, kanya sinermo na. Ngunit aking ginigiit na wala siyang katulad sa Manila. Wala. Ah, mayamang mayaman. Tunay nakaakit-akit. Walang problema. Maliban sa isa. Ang kanyang tiya! Patungkol sa kanyang tiya. Alam mo ba ako ay kanyang inutusan upang hanapin ang kanyang asawa? Yung Doña Victorina? At malamang nangako ka para kay Paulita. Malamang, pero ang totoo niyan, nasa bahay ng aing tiyo ang kanyang asawa. Kaya ay lumabas ng aing amahin dahil natatakot siyang tanungin ni Doña Victorina. Don Basilio, paungay ka na sa bakasyon. Ang iyong kasama ba? Ay yung kababayan. Ah, ang aking kaibigan na si Isagani. Mula pa sa kabilang parte ng isla. Kung ganun, hindi mo siya kababayan. Kamusta naman sa bayan na yun? Bakit hindi ka pamilyar? Paano magiging pamilyar ako sa lugar na yun? Kung hindi ko pa napupuntahan. May napagsabi sa akin na mahirap ang lugar na yun. At walang bibili ng aking mga alahas. Hindi kami bumibili ng mga alahas. Sapagkat hindi namin yun kailangan. Huwag kang magalit. Wala ang masamang tangka. Ako lamang ay nasabihin na ang lahat ng mga kurato ay napupunta lamang sa kamay ng mga klergong taga rito. Akin na nababatid na ang mga prele ay nagpapakamatay lamang para sa pera. At ang mga prinsiskano naman ay kontento na may mga naghihirap. Pero tama ng ganyang usapin. Halika kayo at tayo uminom ng serbesa. Maraming salamat na lang, Don Simon. Ngunit hindi kami nagiinom ng serbesa. Hindi maganda tanggay ng serbesa kung minsan. Magandang bagay din naman ang pag-iinom. Narinig ko si Padre Camora na kaya daw kapansin-pansin na mababa ang enerhiya ng bansang ito. Ay puro tubig ang iniinom ng mga naninirahan dito. Kung ganon, sabihin niyo kay Padre Camora na kung tubig ang iniinom niya at hindi alak at serbesa, ay mas makakabuti pa sa lahat at hindi siya magiging sentro ng usapan. Sabihin mo sa kanya, ang tubig ay para sa lahat. Ito ay nakapagpatabang ng alak at serbesa. At kayang pumatay ng apoy. Kung ito ay pakukuluan, ay magiging bilang panggatong para sa maenarya. At kapag ang buhay ay nagalit, parang isang karagatan na minsang sumira sa sangkatauhan at niyanig ang pundasyon ng daigdig. Isang kahangahangang tugon. Ngunit baka idaan lamang ito sa biro ni Padre Camora. Alam mo namang mapagbiro siya. Ganito na lamang, Ginoong Simon. Wikain niyo na lang ang tulang gawa ng aking kaibigang Isagani. Mga idealista, walang ganun. Walang ganun. Walang perpektong estado. Ako'y paparoon na at aking inumin na ang serbesa. Naghahanap ka ba ng away ngayon? Ano? Hindi ako kumpante sa taong iyan. Isang kapuri-puri at nirerespetong tao. Ngunit ang iba ay nagsasalita sa kanyang likuran.
Ngunit hindi naman kami matakaw. Ano, Padre Salvi? Ginoon Simon, saan ka galing? Hindi mo na sila yung magandang parte ng paglalakbay. Nakarating na ako sa maraming lugar. Marami na ako na sila yung magagandang tanaw. Wala na sa akin ang mga yun, bukod sa kung ito'y natatangin kwento o alamat. Kung alamat lamang ang pag-uusapan, napakarami ang ilog basa. Ariyan ang alamat ng malapad na bato. Kaya sabi na ito ay tirahan ng mga espiritu, tinuloyan din ito ng mga tulisan. Nariyan din ang alamat ng ngib ni Doña Jeronima, si Padre Florentino, mga kapatulay sa iba. Ah, ang alamat. Noong sinaunong panahon ay may isang lalaki na mag-aaral na nangako ng kasal sa isang babae mula sa kanyang bayan. Ngunit ito ay naging bigong pangako. Magandang alamat. Ako ay magsusulat ng isang artikulo patungkol dito. Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Dapat siguro hindi sa isang yungib nilagay si Doña Jeronima, kundi sa isang Beatrio, sa Santa Clara halimbawa. Dahil hindi tamang ibigay ang kuweba bilang isang tahanan sa taong minsan natin pinaasa. Hindi ko maaaring masigahan ng tugo ng Arcebispo. Mataas na ang kadungkulan ninyo. Halimbawa sa inyo itong mangyari, ano ang inyong gagawin? Hindi na dapat natin bigyan ng pansin ang mga bagay na hindi mangyayari. Kung alamat na lamang ang ating pag-uusapan. Akong ibabahagi ang tungkol sa buhay ang naging bato na tinawag ng isang insig mula kay San Nicolas na mangyaring tumaob ang kanilang sinasakyan na barko. Isang kahanghangang alamat. Tingnan sa isang insig na walang paniniwala. Sa gitna ng mapangayon na sitwasyon, nagawa pang magtawag ng santo. Isang magandang pagsusuri sa pananampalataya. Dito ating maipasok ang kasabihang mas mabuti pa ang masamang kilala kaysa sa mabuting kikilalanin pa. Yung idagdag ang sagot sa mga katanungan ito. Una, ano ang mangyayari sa Diablo kung ito'y makukulong sa bato? Pangalawa ay, kung yung mga hayop na bato ba na sa aking Europa ay dating mga buhay na hayop at nagkagayo lamang dahil sa mga santo? Sino ang makapagsasabi? Sino ang makapagsasabi? Aking maalala, Kapitan. Alam niyo ba kung saan napatay ang isang lalaki na nangangalang Ibarra? Nara? Or ito ay Ibarra? Ay siya nga, Kapitan. Saan nga ba? Okay. Ayon sa mga kwan, si Mila po ba ay Ibarra? Ito siya tumalan sa kanyang pangsa. Alam ko yung pasigun sa inyong pangit. Madama at pagkanya. Kaya paulan lang ang pagbubalan sa mga kasyan. Parte namang iyon, kung saan siya nawala sa kanilang paningin. At sa bandang baba noon, ay may nakita silang kulay ng dugo. 13 taon mula ngayon. Palagi niya ang sinasabi sa mga tao mas pinipilit maging Filipustero ay hindi kinakailangang magbayad ng malaki sa pagpapalibig. Ha! Ano't manahimik ka, Senyor Simon? Ikay ba'y nahihilo? Akala ko ba'y kaysang bihasang manalakbay? Ngunit parang ikaw ang dinadala ng maliit na katubigan na ito. Ay tigilan ang pagtawag sa lawang ito ng maliit. Mas malaki pa rin ito kaysa sa mga nakita ko sa Suiza at sa Espanya. Madami na rin ako nakita ang matandang mandaragat na nahilo dito. Thank you.
Magandang araw, Ginoong Telesforo. Magandang araw. Ano ang inyong pakay? Nandito kami upang ipagbigay alam na ang inyong lupang sinasaka ay saklaw ng aming lupa. Ha? Ano ang ibig niyong sabihin? Kung inyong ipagpapatuloy ang paggamit nito sa inyong pagkakakitaan, ay dapat na lamang na magbigay kayo ng taong-taong bayad bilang upa. Isipin mo na lamang ang 30 pisong iyon ay nagastos mo sa sugal o kaya naman ay naihulog mo sa tubig at nilunok ng buhaya. Magtimpi ka lamang muna. Isipin mo na lang lumaki ang buhaya. Pagtimpian mo lamang anak, isipin mo na lang bukod sa lumaki ang buhaya ay dumating ang mga kapamilya nito. Ama! 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 O anak, bakit? Napagaling po talaga ni Basilio, ama. Talagang pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral. Huwag kang mag-alala aking anak. Masusunod ay magsusuot ka din ng uniforme at mag-aaral sa Manila katulad ng mga dalaga sa ating bayan. 200 piso? Kung hindi mo kaya magbayad, ibibigay namin ito sa may kakayahan na pamunuan ang lupaing ito. Sa katunayan, marami ang nagsasabi na gusto nila ang lupaing ito. Isa sa aking katiwala ay interesado. Hindi! 1,000 hindi pagsangayon. Sino kayo ng mga dayuan? Sino kayo para magkaroon ng karapatan sa aking bayang sinilangan? Minsan bang nadumihan o dumampi ang inyong daliri sa lupaing ito? Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako magbabayad! Hintayin na lamang na dumanak ng dugo! Sali ka po tayo mauwi, ama! At wala tayo ng damit ng sumilang sa maliwang! Ipakita niyo muna ang dokumentong nagsasabing meron kayong kapangyarihan magdesisyon sa lupain ito. Maraming taon na ako naglingkod sa hari. Ang aking pera at pagod ay inalis sa kanyang korona. Ngayon, humihingi ako ng hustisya na kailangan niyang suklian ngayon. Kung sa araw-araw ay may pulubing lalapit sa akin upang manghingi ng limos para lamang ako'y lubayan. Mga pulubing mangungulit para bigyan ko sila ng limos. Hindi ba't parang sa ganung kaparaanan na inaabuso rin ako?
Magandang umaga, kaibigan. Maaari ba natin pag-usapan ang tungkol sa pagbebenta ng iyong lupain? Maaari niyong gawin ang iyong nais, Gobernador. Isa akong mangmang at walang kapangyarihan. Ako ang nag-aasikaso ng lupain ngayon. Ang aking asawa at isang anak ay namatay habang tinutulungan akong linisin niyon. Kaya't hindi ko ito maaaring isuko kahit kanino man. Papanalo ng paghingi ng hustisya ang mga kaso. Anong gagawin mo sa bulong iyan? Kailangan ko protektahan ng aking mga tanim. Labing tatlong taon na ang nakakalipas. Ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong gabing iyon. Malinaw na nakatatak sa aking memorya. Ginoong Simon? Hindi! Señora Ibarra! Hindi maaari. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon sa kanya? Matutulungan ba kita, Ginoo? Maraming taon na ang nakakalipas simula nung ako'y iyong tinulungan na mabigyang libing ang aking ina. Dito mismo, sa lugar na ito, ikinagagal ako na ikaw ay aking matulungan. Anong pagkakakilala mo sa akin? Isang tao na aking nirerespeto. Na para sa lahat ay wala na. Ngunit, Basilio, ikay nagtataglay ng isang mapangarib na sikreto na kapag iyong inilabas ay magiging katapusan na aking mga plano. Para sa aking seguridad, ikay kinakailangan kong pahimlayin dahil para sa paisang buhay na aking tatapusin kumpara sa mas marami akong may liligtas kung ang aking mga plano ay maisa sa katuparan.
Aisha, ang pangyayaring ito ay pawang sakto. Walang nakakalam na ako'y nagpunta rito. May armas ako. Ikay walang kalaban-laban. Ang iyong pagkamatay ay maaari lamang isisi sa isang tulisan o sa natural na pangyayari. Ngunit, ikay aking palalayain at hayaang humakbang papalayo rito. Magtitiwala ako na ang aking mga sekreto ay mananatili lamang sa iyo. Alam kong hirap na pinagdadaanan mo na walang ka ng kapatid, ng ina, ng pamilya. At katulad ko, kailangan natin singilin ang lipunang ito na nagpahirap sa atin. Tayong dalawa lamang ang pag-asa ng hustisya. Tayo ang daloy na maaari maghain ito. Kung kaya't imbis na tayo magkaaway, ay dapat tayo magtulungan. Samahan mo ako, Basilio. Tulungan mo ako. Huli, hintayin niyo lamang ako na makatapos at maging isang doktor. Hindi niyo na kinakailangan ng iyong ama o inyong mga lupain. Para saan ang iyak mo ito? Amang, kapag dumating na ang tatay, pakisabi na ako ay nakapasok na sa murang kolehiyo. Ang aking amo ay marunong sa Kastila. Pipe, pipe! Sus Maria Jose. Sus Maria Jose. Sus Maria Jose. Kaya tayo pinahihirapan ng Panginoon dahil tayo mismo ay mga kasalanan. O kaya, may mga kamag-anak tayong makasalanan. Isang dalagang maaari na mag-asawa ngunit hindi pa marunong magdasal. Dios te salve Maria. Dios te salve Maria. Hindi ka dapat tumigil sa Escontigo Santa Maria. Walang pagtigil pagkatapos ng pecadores. Hindi man lamang niya alam ang oremus gratiam. Kahabag-habag ka, Huli. Sus Maria Jose. Huli! Huli! Sapat na bang revolver na ito upang protektahan ako laban sa mga tulisanes? Mayroon silang baril na kayang umabot sa malayong distansya. Wala namang pinagkaya bang revolver na ito
Maiba ko. Kamusta na nga pala si Huli? Panginoong Jesus, kawawa ang babae ngayon. Pinabasa ko sa kanya ang libro ng mga dasal ng makailang ulit. Wari ko ay nasa 50, ngunit kahit isang salita ay wala siyang matandaan. Kahabag-habag. Meron ng mga kwintas mula sa koneksyon ni Cleopatra. Ito yung mga tunay na nadiskubre sa mga piramide. Mga singsingin na pagmamayari ng mga senador. At mga ginoong Romano na natagpuan sa labing moog ng mga Kartago. Marahil nagmula ito sa mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng labanan sa Canis. May dala rin akong mga hikaw mula sa mararangal na kababayan ng Romano na natagpuan sa bayan ni Uliw ni Antonio Muso Papilud ng Pompeya. Ito naman ang mga diamante. Itong singsing na ito ay pagmamayari ng prinsesa ng Lambali. Iyang mga hikaw na iyan at isang dama ni Maria Antonieta. Minayos ka ba ipagbili? Ay, ang agnos ni Maria Clara. Siya nga pala. Yon ang agnos na may brilyante at esmeralda. Gusto ko ang disenyo. Nais ko itong bilhin. Magkano mo ito nais ipagbili? Nais ko itong bilhin. Halimbawa ang 100 o 500. Baka nais ko niyong ipagpalit ito sa iba. Pumili kayo ng inyong ibig. 500 piso. 500 piso? Kung ako ang magpapasya, akin na lamang pagkaiingatan sapagkat natura na sa isang relikyas. Narinig ko sa kumbento na namamayat na at halos hindi na makaimik si Maria Clara. Sinasabi ng ilan na mamamatay siyang banal. Pinupuri siya ni Padre Salvi. Baka yan ang dahilan kung bakit mas pinipili pa ni Huli na sarili ang isandla kaysa ang agnos ni Maria Clara. Kailangan ko muna isang guni sa aking anak na si Huli. Babalik ako rito bago magtakip silip. Natagpuan ko din ang aking tao. Halika! Bilisan mo naman, Don Gusto. Ibagal mo naman. Ako'y isang general. Ah, ikaw ba si general? Napakalaki ng interest. Napakapangit na barangit. Wala kang pad. Sa tingin ko ako yung matatag mo. 11 ang labas. Di like, lagi ka naman. Napakapangit! Napakapangit! Ito, makakang barang tayo. Tayo ay nandadaya na ako. 8. Ilay silang nandadaya. Senior Simon, nais mo bang balitan sa pwesto si Padre Camora? Maaari kang magtaya ng diamante kaysa tangkos. Hindi na kailangan sa akin ng ganun. Kayo ba? Anong inyo itataya? Ano ba ang may tataya namin? Ang hiral ay maaari magtaya ng kahit ano. Ngunit kami mga pari, mga saserdote. Kung ganun, ang ibabayad din ni Padre Irene ay mga kawanggawa, kabutihan, at pagkamabaitan. Alam naman ninyo na ang kabaitang taglay ay hindi maaaring maisalin, hindi tulad ng mga diamante na maaaring ipagbili. Kung ganun, ay pangako na lamang ang inyong ibayad sa akin. Kayo, Padre Sibila, sa bawat 5 beses na matalo ko kayo, ay lilimutin nyo na 5 araw ang karalitaan, ang kabutihang asal, at pagkamasunurin. Kayo naman, Padre Irene, ay kakalimutin nyo ang kabutihang loob, ang pagkamaunawain, at iba pa. Ang aking ibabayad naman ay aking mga brilyante.
Kakaiba ka talaga mag-isip ganun. Ngunit senyor, anong mapapalaman sa mga pangako ng magandang buhay, asal, at deportasyon? At ilang eskusyon? Malaking mga bagay. Pagod na ako na marinig ang pag-uusap tungkol sa magagandang asal. Ang gusto ko, isa akong lahat ng ito na meron sa mundo. Itali at itapos sa dagat. Kahit ang mga diamante ko pa, ang gamitin pabigat. Isang kakaibang ideya. Eh ang mga deportasyon at execution, para saan? Ah, para linisin ang ating bayan at lipunin ang kasamaan. Kakaiba ka talaga. Mainitinit ka pa sa mga tulisanes. Maswerte ka at hindi malaking halaga ang pinuhan nila sa'yo. O kaya ay ang lahat ng iyong alahas. Para sa akin ang pinakarespetadong tao sa bayan na ito ay ang mga tulisanes. Sapagkat sila lamang ang kumikita na katapatan sa kanilang hangarin. Pagpalagi din nyo na ako'y dinakit ng mga tulisanes. O kayo mismo, alimbawa. Hayaan nyo ba ako na makalaya na hindi nyo malang nakukuha kalahati na aking mga last man lang? Ang masama ay hindi. Sa mga kabunduhang iyan at sa mga parteng pinagbabawal. Ang kasamaan ay kasama na ng mga tulisanes na nasa parte ng barrio at syudad. Katulad mo? Siyang tunay, katulad ko, nating lahat. Magpakatotoo na tayo dahil wala namang indyo ang makakarinig nito. Hoy, Pilitente! Hoy, Pilitente! Mapagsaya ka ba? Ganun-ganun, ito ba? Alam mo, ang dami nangyari sa akin, pre. Dami ko kasutukan. Dami, tapos nag-gitara ako kasi madami chicks. Madami chicks dun. Tapos... Siya nga pala, anong iniulat sa katedratiko? Walang pasok kahapon ba dito? Oo, eh nung araw bagay yung kahapon. Tao ka, Webis eh. Siya nga pala, napakahayop ako. Alam mo ba Plasido na nagiging hayop ako? Noong Martes ay pista ng katedratiko at hinandugan namin siya ng orkesta. Kumpul na mga bulaklak at ilambang handog. Ngunit ibinigay sa kanya ang talaan ng gawa ng mga pista. Tris, at nung Lunes, anong nangyari? Sa kailang sabi ng araw ng pasukan, ay binasa ang talaan ng mga pangalan at itinakda ang nasyon ukol sa mga salamin. Tignan mo! Mula dito hanggang doon, isa sa ulat walang labis walang kulang. Tatalo na ng katputol na ito, at ito ang susunod. Putis talaga. Alam mo bang si Paulita? Siya ay nakakailita. Ay kachis! Kay gandang dalaga. Sabihin niyo sa katedratiko na ako'y malubha. Penitente! Penitente! Ano na naman yan? Huwag mo nang tanungin. Lumagda ka. Patawad kasama. Ngunit hindi ako lumalagda sa kahit anumang hindi ko nauunawaan. Napakahangal mo! Nakalagda na rito ang dalawang Carabineros Celestiales. Ano ba ang ikinatatakot mo? Ang pangalan Carabineros Celestiales ay nakagbibigay tiwala. Makatapos muna ang klase, ibig ko munang mabasa. Napakahaba! Alam mo ba, ang bagay ay upang gumawa ng isang kahilingang laban. Sa tuwid na sabi, isang tutol. Alam mo ba, si Makaraig at ilang pang kasama ay humihiling magbukas ng isang akademya ng wikang Kastila. Bagay na isang malaking kaululan. Siya kasama. Mamaya na, sapagkat magsisimula na. Ngunit hindi naman bumabasa ng talaan ng inyong profesor. Oo, kuminsan na ay bumabasa. Mamaya na. At saka, ayoko sumalungat kay Makaraig. Ngunit hindi naman pagsalungat. Lamang ay... Tinamaan ng... Tanggala! Babayad ka rin sa akin!
Sagani, kaibigan. Ano ang pasyon ng mga general? Nagtagumbay pa sa pakipag-usap sa mga padre? Si Makaraig, ang tanging makakatugo ng ating parehong katanungan. Okay, mano tayo. Kailangan kasunod ang Betty. Walang Pilipino mga ngaso tumugon sa hamon. Ay ako, si Sandoval. Sa ngalan ng Espanya, aking sasaluin ng mga guwantes. Pagkat sa ganung paraan, ay pinagbubulaan ng isang mabuting hangad na kailan may tinataglay ng Espanya sa kanyang mga lalawigan. At dahil sa ganung asal, ay sinasalawula ang posisyon na binigay sa kanya at inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya karapat dapat na magampon sa inang bayan ni sa pagkupkup ng sino mang Kastilang mamamayan. Magdiwang lahat, tagumpay tayo mga kaibigan. Magdiwang tayo at ang akademya. Yes. Matuwa na tayo mga kaibigan. Mabuhay ang wikang Kastila. Nakasalubong ko si Padre Irina Kalina at kanyang niyad na ang nangyaring pag-uusap sa Los Baños. Halos isang negro lang pinagtalunan ang desisyon. Ipinagtanggol niya ang ating usap laban sa lahat. Laban kay Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, sa General, at sa mag-aalahas na si Simon. Ang mag-aalahas na si Simon? Ano naman ang... Tumigil ka at hayaan mo magpatuloy ang kwento ni Makaraig. Ngunit may mga tutol pa rin sa ating panukala. Katulad ng mamahala sa ating gobyerno, Gobernador Sibil at Quiroga. Ang in-check na si Quiroga, ang bugaw na mga... ka, tao ka. Sa ngayon, si Don Custodio ang inatasan na gumawa ng desisyon. Nasa kamay niya ang kasulatan. Nangako siyang lulutasin niya ito sa loob ng isang buwan. Mabuhay si Don Custodio! Paano kung laban ang desisyon niya? Ang bagay na yan ay nabanggit ko din kay Padre Irene. Ang sabi niya ay may dalawang paraan. Ang in-check na si Quiroga. Isang mabuting handog. Ah! Alam ko na! Ang mananayaw na si Pepay. Maganda. Sana. Magtigil kayo. Umisip tayo ng panibagong paraan. At maaari tayong lumipat sa abogado na si Ginoong Pasta. Isa rin siyang Pilipino. Isa siya sa sanggunian ni Don Custodio. Huwag mga Ginoo. Unahin muna natin ang paraan na hindi mahalay. Kay ganda ang umaga, Gino. Ang mga bumubuo ng pamahalaan ay mga mamayan din at lalong may karapatan. Ngunit sa dahilanan sila ay tao, ay maaaring magkamali. Hindi nararapat na huwag pansinin sa ibang hawak. Dapat magtiwala sa kanila, ibibigay nilang lahat. May isang sawikain na likas sa Astila, ay ang sabi ang hindi umiiyak ay hindi nakasususo. Ang hindi hinihingi ay hindi pinagkakalob. Baliktad! Kung gayon, kaawa-awang binata, kung ang lahat sana'y nag-iisip at gumagawa ng gaya niya, ay hindi ko sinasabing hindi. Kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Ito, bilhin mo. Walang ating tindahan. Sige po.
Sapat na ba ang mga baril na ito? Pagkat ilamang kailangan. Hindi ako nasang-ayon. Ilan lamang ang aking dala? Lahat aking bigay sa pali. Kung gayo'y tingnan ninyo. Kailangan kong ipapasok ninyo ang ilang kahanang pusil na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago ninyo ito sa inyong tindahan. Hindi magkakasil lahat ito sa aking bahay. Ngunit, Ginoong Simon, anong inyong... Huwag kang masindak. Hindi ka maaano. Ang mga baril na iyan ay unti-unting itatago sa ilang bahay. Pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat. At marami ang ibinibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglakad na makawala ang mga napipiit. Batid ba ninyo? Kung hindi ninyo magagawa, ay hahanap na lamang ako na iba. Siya! Ngunit, huli ba marami tao? Utos likisa, ha? Placido Penitente, ipakilala mo sa lahat ng kabataang iyan na meron kang karangalan, na ika'y anak na isang lalawigang matapang at bayani, na doon, ang isang paghala ay hinuhusgahan ng dugo. Taga Batangas ka, Placido Penitente. Gumanti ka, Placido Penitente. Ginoong Simon, Ginoo. Ibig ko sana makiutang na loob sa inyo. Dalawang salita lamang. At bakit? Aisha, sumama ka sa akin. Sa Dang Iris. Ah, Ginoo! Oh, dumating na ba mga pulbura? Naroon sa mga bayong. Hinintay ko na lang ang mga bulbong. At ang mga bomba? Nakanda na, Ginoong Simon. Mabuti, Maestro. Pagdating ninyo sa lamayan ay makatagpo kayo ng isang tao. Huwag kaya ninyong pangalang kabesa. Sasagot naman siya ng talis. Kailangan masimulan na natin ito. Hindi na kailangan mag-aksepa ng panahon. Maganda kayo. Kailan may handa ako? Sa Linggong darating. Na ba? Sa unang putok ng kanyon. Kumusta noon na may sakit? Malubha na ang kalagayan ng kapitan. Ang kanyang pulso ay bahagya na lamang. Hindi na rin siya makakain ng sapat. At tuwing madaling araw, siya ay nagpapawis ng katakot-takot. Kalat na ang lason sa kanyang buong katawan. Malapit na siyang kunin. Nakakapanginayang lamang. Dahil ang dahilan ng kanyang pagkawala ay dahil lamang sa walang kabuluhang bagay. Isang bugso na lamang ng kanyang damdamin ay maaari na siyang mawalang tuluyan. Gaya ng Pilipinas, hawak kong kalooban ng pamahalaan. Aking ipinara at inaksaya ang konti nilang lakas at magugugol sa alin ng pagsalakay. At sinilaw ko siya sa kapakinabangang maduduwi. Ang pangulo niya ay tahimik na nasa dulaan ngayon at nangalilibang sa pag-iisip ng isang gabing lipos kasiyahan. Ngunit walang isang manghihilig na muli sa unan. Mayroon akong mga regimiento at mga taon sa aking kapamahalaan. Pinaniwala kong ilan na may pag-uutos ng paghimagsik ay mga general. Ang iba'y pinaniwala ko ang mga prele ang may kagagawan. Ang ilan ay binili ko sa pangako, sa katukulan, sa salapi. Ang maraming ikikilos upang makaganti. Sapagkat ng asisil at sa dahilang natatayo sa kalagayang mamatay o pumatay. Si Kabesang Talis ay nasa lupa. Sinamahan niya ako hanggang dito. Inuulit ko sa inyo, sasama kayo sa amin o ninanasan ninyo ang malaan na pagdaramdam ng aking mga kabig. Sa mga sandaling mapanganib, ay hindi pagsaayon sa kanina man ay isang paglagay. Sa kamuhin ng dalawang pagkat na magkalaban. Kailangan mo na magpasya. At ano ang maaari kong gawin? Isang bagay na lubha sa dahil ng pamamahalaan ko ay ang kilisan. Ay hindi ko maaaring iwan kahit na anuman labanan. Samantalang ang kaguluhan ay nasa iba't ibang buhok ng syudad. Ay panguluhan ninyo ang isang pulutong. Igiba ang pintuan ng Santa Clara. At kunin ninyo doon ang isang tao na liban sa akin.
at kay Kapatang Tiago ay kayo lamang ang makakilala. Kayo'y hindi mapapanganib. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ginoo, nahuli na kayo. Nahuli na kayo sa balita. At bakit? Patay na si Maria Clara. Namatay? Kanina lamang hapon, ika-ani. Ngayon marahil ay... Hindi totoo! Hindi totoo! Si Maria Clara ay buhay! Si Maria Clara ay kailangan mabuhay! Iyan ay isang duwag na pagdadahilan! Hindi mo mamatay! At mamayang gabi, ililigtas ko siya! O bukas ay patay kayo! May ilang araw nang nagkasakit. At ako'y pumaparoon sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo. Ito ang sulat ni Padre Salvi na dinala rito ni Padre Irene. Magdamag na nag-iiniyak si Kapitan Tiago. Hinahagkan at humihiling ng tawad sa litrato ng kanyang anak. Hanggang matapos siyang humithit ng apyan, kanina lamang, hapon, ay pinatugtog ang kanyang agonyas. Patay. Patay. Namatay na hindi ko malaman siya nakikita. Namatay na hindi niya man lang nalaman na ako'y nabuhay para sa kanya. Namatay na nagtitiis. Ah, ibig kong mamatay, mauwi sa wala. Iwanan ng aking bayan ng isang dakilang pangalan. Umamatay ako ng dahil sa kanya. Siya'y ipagtanggol sa mga pagdagsa ng mga dayuhan. Pagtapos, tanglawa ng araw ang aking bangkay. Nawari tanod na walang talampas ng dagat. Anong balita tungkol sa aking mahal na Tiburcio? Walang makakapagsabi, Doña Victorina. Ipabalita mo sa kanya na siya ipinapahanap ko sa Guardia Civil. Sa patay man o sa buhay, ay ibig kong matanto kung saan naroon. Pangarap-pangarap, ang sabi ni Tita Turina ay magpakailanman alipin ang bayang ito. Sapagkat ang alim mo'y isang kangal, sapagkat hindi maaari siyang mabuhay ng walang alipin. At kung wala siya noon, ay pinapangarap ang sa darating na panahon. At kung hindi mangyayari, ay binubukod-bukod ang sariling gunita. Tunay nga meron kaming mga kalaban na magkakaroon ng tunggalian, ngunit kami ang magtatagumpay. At kung wala kayong mapala, painggan mo kung wala aming mapala. Painggan mo, Paulita. Patid mo kung gaano ang aking pagsinta at pagsamba sa iyo. Thank you.
Mga ginigili kong kapatid kay Jesus, ibinubuga ng katamaan ang kanyang maruming hininga sa mga kulay dahon ng baybayin ng Trailandia. Sa pulwang Pilipinas, sa kanilang tawag. Hindi sumisilang ang isang araw na hindi umuubo ang pagbangin. Hindi na dilip sa isang masamang puringgit sa mga reverendes. Minerandas, predikandas, corporatum, walang sukat kumitig, walang sukat yung panggol. Pahintulot ninyo mga kapatid. Sa isang sandali, maging kabalyero ang dati ako upang magtanggol ng walang sukat ng sandalo. Na mga banal na korakso na nagturo sa atin at patibayin muli ang karugtong ng ibig turan ng sabi kay na. Bitukang kundan ay nagpupuri sa Diyos. Nadili iba, mga bitukang dayokdok ay nagpupuri sa mga private. Hoy! Vice Rector, nagliling ko rin ng Panginoon ng General. Ano nangyari? Kalayaan para sa Las Islas, Filipinas. Ang paghihimagsik. Napag-alaman na marami ang kaanib sa kilusang ito. Marami? Sino-sino? Kasali ba kayo sa hapunan kagabi? Kasali ka ba sa kapisanan ng mga mag-aaral na ito? Ang aking payo, umuwi na kayo sa inyo at itago ang mga papeles na maaaring magdawit sa inyo. Teka, ano nangyayari, Tadeo? Walang pasok! Walang pasok! Hindi bababa sa isang linggo! Panginoon, mabuti! At bakit naman? Dahil ibibilanggo tayo! At masaya ka pa! Walang pasok! Pelaez! Wala akong kasalanan, wala kang pakialam. Juanito, ano nangyayari? Isa kang saksi, wala akong kasalanan sa kapisanan. Hindi, hindi ako. Paalay-halay mo, Ginoo. Paalay-halay sa isang pangyayari hanggang ganyan lamang ay mapapatakbo sa atin. Mapapaalis tayong waring mga langay-langayan dahil lamang sa panakot na gumalaw. Ngayon lang ba mangyayari ang mga binatay mabibilanggo dahil sa pagtatanggol sa kalayaan? Nasaan ang mga patay? Nasaan ang mga nabaril? Bakit tataliwakas ngayon? Sino naman kaya ang sumulat ng mga ganong paskin? Hinahanap ko ang kaibigan kong si Maray. Maghintay lamang kayo rito. O bakit? Pati ba naman ikaw, Basilio? Marangal na asal. Noong panahong payapa, lumalayo kayo sa amin. Anong pangalan mo? Basilio. Basilio, mag-aaral sa paggagamot sa daang anlogit. Bakit? Pati ba ako? Huwag kang mga kaibigan. Tayo ay magkakaruway. Basta ganyan, sasalensi ko ang hapunang kagabi. Sa Gobernador Sabini. Saan niyo ako dadalhin? Uy! Kailangan magkaroon ng isa upang mailigtas ang karangalan ng kapangyarihan. At huwag masabing tayo nag-ingay ng walang katakot-takot at wala namang sanhi. Una muna sa lahat ng kapangyarihan, kailangan may matira. Iisa na lamang ang natira.
isa na, alinsunod kay Padre Irene, na naging alipin ni Kapitan Tiago. Walang nag-aawol sa kanya. Alila at nag-aaral? Kung gayon ay iyan, maiwan yan! May paintulog po sa akin ang inyong karilagan. Ngunit may nagsabi sa akin ang binata ngayon ay nag-aaral sa medisina. Ang kanyang mga guro ay mabuti ang sinasabi ukol sa kanya. Kung magpapatuloy ang pagkabilang po, ay masasayang ang isang taon at sa kadahilanan sa taong ito matatapos. Siya nga ba? Kung gayo lalo dapat magpatuloy ang pagkakabilanggo. Dahil sa maraming pagsasanay, di na rin magiging masamang manggagamot ang isang tao. Isa pang ang katwiran upang matira. At sasabihin ng mga pilibustero na hindi namin inalagaan ang kanilang bayan. Datapot sa ganang akin, nakala ko na ang binata ngayon ang pinakawalang kasalanan sa lahat. Nahulihan siya ng mga aklat. Oo, mga aklat sa panggagamot at sa mga pahayagang isulat ng mga taga-Espanya na hindi pa nagugupit ang mga daon at ano ang ibig sabihin nito? At saka ang binata ngayon ay wala sa pagiging na idinao sa pagpapansit. Na hindi na kayo masok anuman. Gaya ng sinabi ko, siya ang taong walang kasalanan. Lalo pa nga nakakabuti sapagkat ang parusa ay magiging malunas at katangi-tangi kapagkat nakakasundak pa itong lalo. Mamahala ay umasa lang ganyan Ginoo. Kadalasan, ang ikabubuti ng isa ay pinapailalim sa ikabubuti ng nakararami. Data po ay higit pa roon ang ginagawa ko. Sa ikabubuti ng isa, kinukuha ko ang ikabubuti ng lahat. Ililigtas ko ang tibay ng kapangyarihan na nanganganib. Ang karangalan ay nagagalang at tumatatag. Sa ginawa kong ito, may tatama ko ang mga kamalian ng mga taga rito at hindi taga rito. Ngunit hindi niyo po ba kinakatakutan ang kapanagutan? Anong ikakatakot ko? Di ba mayroon akong kapangyarihan? Wala na si Muli. Wala na si Muli. Ang bala ay lilipat sa ibang dako ang bala. Tuloy! Kusilyo! Ginoong si Juan. Ako'y naging masamang anak at naging masamang kapatid. Nilimot ko ang pagkakapatay at pagpapahirap sa una. At ako'y pinarusahan ng Diyos. Ngayon'y wala na ako kundi isang upang gantihan ng masama ang masama, ng linsil ang linsil, ng dago ang dago. May apat na buwan na rin mo ay inyong unang kinausap patungkol sa inyong mga panang. Ngunit, mas pinili kong hindi makilamok at nakagawa ko ng masama. May katigilan rin. May tatlong buwan na rin at kalahati nung gamuntikan ng magsimula ang kahimagsikan. Mas inibig kong hindi makilamok at ang galawan ay nabako. At kapalit ng mga inasal ko ay ang aking pagkakabilanggo at utang ko sa inyong pagsusumakit ang aking paglaya. May katwiran kayo. At ngayon, ako'y naparito upang sabihin sa inyo. Nabigyan ng sandata ang aking kamay at simulan na natin ang himagsikan. Laan ko ang paglikuran kayo kasama ng taning sawi. Salamat, binago. Salamat. Dumating ka upang pawiin ang aking pag-aalinlangan at bakal ang aking pag-uurong sunod. Oo. Ang kinusan ay nabako at marami ang lumuyo sa akin. May tinago ako sa aking puso. Hindi ko supil lahat ng aking damdamin at umiibig pa ako noon. Patay na lahat sa akin. Hindi na magkakaroon ng pag-uurong sunod. Kayong kayo na, inatanguan. Kalapating walang abdo. Umarito sa akin at itinulak ako sa pagkilos. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Tayong dalawa sana'y makagawa ng mga kagandahang balak. Nitroglycerina? Nitroglycerina? Dinamita? Oo. Nitroglycerina. Ito'y mga naipon na luha. Mga pagtitimpi na tinanim. Kagagawang walang katwiran. At mga pag-api. Ito ang dakilang dahilan ng mga mahihina. Lakas laban sa lakas. Bayong laban sa bayong.
Sa gabing ito, madidinig ng Pilipinas ang putok na dudurog sa walang wastong monumento na pinadali ko ang pagkabulok. Mamayang gabi magkakaroon ng kabistahan. Ang lamparang ito ilalagay sa ilalim ng kusko ng aking pinagawa. Ang lamparang ay magbibigay ng isang maaninag na ilaw. Kasukat na siyang mag-isa upang magpaliwanag sa lahat. Ngunit, pagkatapos ng 20 minuto, ay lalamlam ang ilaw. At sa gayon, ay puputok ang kapusulang pulmonado de Mercurio. Ang granada ay sasabog. At sabi niya kakainin ang bubong at sahi. Gaya ng karaniwan, ang mundo'y papagakpak at bibigyan ng katwiran ang lalong magaling, ang lalong mabangis. Sa ika-10, ako ay hihintayin ninyo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang marinig ang aking mga huling habihin. At sa ika-9, kailangan niyo lumayo, lubhang malayo, sa daang anlogi. Hanggang mamaya. Naglagay ng bayong na iyon ng pulbura. Iyan ang walang makakapagsabi. Sino ang dapat magkaroon ng hangad na guluhin ng kapistahan? Wala kundi isa lamang. Ang sabi ng bantog na abogado si Ginoong Pasta na narong dumalaw. O ang isang kagalit ni Don Timoteo o ang isang kaagaw ni Juanito. Magtago kayo. Baka kayo ay mapagbintangan. Magtago kayo. Hindi maalam ni Don Timoteo kung sino ang may kagagawan. Siya ang namahala sa pagpapagawa. Siya at ang kaibigan niyang si Simon. At wala na. Sa bahay nagkagulo, dumating ang tenyente ng veterana at matapos si pagbili ng pagilihim sa lahat, ay pinaalis ako. Ngunit, nako ang senyoritong ito. Sakaling pumutok, kung sakaling pumutok, walang matitirang buhay sa daang anloge. Sino sa akala ninyo ang naglagay ng bayong ng mga pulbura? Ang mga praile? Ang insik na si Quiroga? Isang nag-aaral? Si Makarai? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon! Padre Florentino, tulungan mo ako! Patrick Florentino, tulungan mo ako! Ginoong Simon! Senyor Simon, ano nangyari sa'yo? Senyor Simon, dami lang hatol na mga nangyayin sa'yo. Batid ko'y nahihirapan ka na, Senyor Simon. Huwag kang mag-alala, Padre. Ang aking kalagayan ay hindi na mahalaga. Sapagkat ilang sandali na lamang ay matatapos ng aking paghihirap.
Diyos ko! Bakit mo ito nagawa sa iyong sarili? Tapos na. Wala ka na magagawa. Anong gusto mong gawin ko? Hintayin sila na maabutan ako dito. Hindi ako papayag. Patay man o buhay. Diyos ko! Anong iyong nagawa? Umunawan ka, Padre. Hindi ako makapapayag na ako'y hulihin nila. Pakinggan mo ako, Padre. Sasabihin ko sa iyo ang aking mga sekreto. Pagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga huling abilang. Ito ang aking kwento. Gusto kong maalis ang pagdududa mula sa aking mga naging pagdidesisyon. Kayong mga naniniwala sa Diyos. Gusto ko sabihin mo sa akin kung totoo ang Diyos. Senyor, maaari akong kumuha ng panlunas sa lason. Meron akong amorpina at chloroform. Padre, pakinig ka sa akin. Hindi na kailangan mag-aksaya pa ng oras. Kung hindi, idadaling ko ang aking mga sekreto sa aking kamatayan. Ako si Crisostomo Ibarra. Patawarin ka ng Diyos, Señor Simon. Walang taong perpekto. May mga bagay sa mundo na susubok sa atin. Ngunit alam na ang Diyos, Señor Simon. Kahit ang iyong mga plano ay nabigo. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Pangalawa ay kawalan ng mga plano. At ibang misteryong mga bagay. Tayo ay magbibigay ng pugay sa Diyos. Dahil sa mga nangyaring iyon, tayo ay niligtas niya mula sa kasalanan. Sabi mo nga, nasa kaniyang kapalaran ng mundong ito. Magpapatuloy sa kalagayan na kinasidlakan. Di ko alam, Senyor. Di ko nababasa ang isip ng ating gabay. Pero ang ito ang alam ko. Lahat na nagtitiwala sa kanya, hindi niya pinababayaan. Gaya nga ng sabi ng makatang aliman, ay kuminang na walang pagkaagnas at matibay doon sa kaitaasan. Mga walang pagkapawing between. Hindi ang Diyos ang siyang katwiran na hindi pwede magpabaya sa kanyang layon. Ang layon na kalayaan na kung wala ay wala rin katwiran. Kung ganun, ay bakit niya ako pinabayaan? Pinili mo kasi ang mga bagay na hindi niya kayang sangayunan. Isa, akin tinatanggap ang iyong mga sinabi. Ngunit dahil ba sa akin mga pagkakamali, ay dapat ako magdusa ng ganito? Dapat na ba ipagkait sa akin ang hangarin na iligtas sa aking bayan? Anong pinagkaiba ng pagkakamali ko kumpara sa pang-aabuso ng mga namumuno sa aking bayan? Bakit ang pagkakamali ko lamang ang nakita ng Diyos, hindi yung inisente? Bakit hindi nila ako pinagtagumpay ng Diyos kung ang layunin ko naman ay para sa aking bayan? At bakit kailan magtiis ang mga taong tapat ang loob na magsilbi? Ito'y dahil ang mga tapat ang loob ay kailangan magtiis para pagtibayin ang kanilang layon. Kailangan basagin ang sisiklan upang lumabas ang bango. Kailangan pagpingkiin ang bato upang sumipot ang apoy. May pa siya ang kalangitan sa pag-uusid ng mani ni Ilginoong Simon. Sa pamahalang may masamang higit, ay bagay ang bayang walang tukos. Sa pamamahalang walang budhi, ay bagay ang mamamayang mapagpakumbaba sa loob ng bayan. Ngunit ang mga magnanakaw sa kabundukan, kung ano ang pamahalan, ganun ang bayan. Ano bang dapat kong gawin, Padre? Magtiis at gumawa.